Dahil sa dumadaming aktibidad, itinaas ng PVOC sa Alert Level 2 ang kondisyon ng Taal Volcano. Ang mga parameters na sinunda ng PVOC para i-raise yung Alert Level 2 is yung seismicity o yung mga nare-record natin mga volcanic earthquakes sa Taal Volcano. So, among those earthquakes are yung tinatawag natin mga tremors or low-frequency volcanic earthquakes na rene-relate natin sa fluid movement or pwedeng nagkakaroon ng magmatic activity sa underneath ng Taal Volcano or hydrothermal activity sa loob ng vulkan. At yung may slight ground deformation na nadidetect through yung mga horizontal displacements or GPS and tilt measurements natin. At yung magma degassing nagdudulot ng pagkaroon ng increase ng acidity ng crater lake water tapos nung pagtaas ng temperatura ng lawa. Sinabi pa ni Riniva na ang lahat ng mga pagbabago sa aktibidad ng bulkan ay base sa mga nairirehistro ng kanilang mga instrumento. Sa abiso na inilabas ng PVOC kasabay ng pagbabago sa alert level, sinabi ni Riniva na hindi na mauulit pa ang nangyaring pagsabog ng Bulkang Taal noong nakaraang taon. Yung nangyari last year, ito po ba nakikinita nyo dito sa activities po ngayon? Posible na maulit yung nangyari last year? Hindi. Kasi last year, so medyo matagal na repose period yon, mga more than 50 years. So nag-erupt siya ng ganung magnitude. Sa ngayon, tinitingnan natin na yung activity ng Taal Volcano, posibleng magkaroon lang tayo ng steam-driven or phreatic explosions na tinatawag natin at posibleng limited lang yung maging activity niya. So yung abo na ibinuga last year, sir, is it because marami kasi ang tagal niyang hindi nagkaroon ng ano? Mm-hmm. And tayo ngayon, kung may unrest man itong Taal, ay yung parang maliit lang yung period niya for mag-recharge or mag-accumulate ng ganong energy, ng ganong supply sa loob ng bulkan. Dagdag pa ni Riniva, wala silang inirekomenda na evacuation maging sa mga bayan na nakapaligid sa Taal Lake, maliban na lang sa mismong island volcano na isa ng permanent danger zone. Hindi, wala. So ang ano natin, yung recommended lang naman natin is yung volcano island to be off limits. Tapos yung sa mga mainland communities naman, sa mga municipalities around Taal Lake, is yung preparedness measures lang. So wala kaming nare-recommend na evacuation. Ayon pa sa opisyal, kumpleto sila sa mga makabagong kagamitan at mismong sa kanilang observation point sa bayan ng Talisay ay may nakatutok na kamera. Kumpleto tayo ng gamit doon sa main crater mismo and ano? Yung monitoring network natin sa Taal Volcano Island ay marami pa rin tayong station. So sa ridge may seismic saka visual monitoring tayo. Tapos sa ibang parte ng bulkan, meron mga seismic instruments, tapos yung sa GPS, tilt. So marami pa tayong stations na ginagamit for monitoring Taal. Aside from nandun sa Taal Volcano Island mismo, sa mga mainland na areas, meron pa tayong mga seismic stations tulad yan. So ginagamit natin yan sa sa monitoring ng Taal Volcano. So at this point, mga nasa 16 remote stations ang ginagamit natin for monitoring Taal. So, kompleto yon. May seismic instruments, may GPS, may tilt, at may infrasound, at may mga visual, yung mga IP cameras. Yung yata yung mga cameras na nandun mismo sa nakatutok sa main crater. Sa crater. Si Batangas Vice Governor Mark Leviste II na pasugod sa PVOC observation point para personal na hingiin ang paliwanag at paglilinaw sa pagtaas ng alert level ng Bulkang Taal. What's the difference in terms of physical appearance between alert level 1 and now alert level 2? Sa physical appearance, parang wala tayong na-observe na changes sa terrain, sa ano. Although ang na-observe natin is yung temperature sa lake at yung acidity, yung minimeasure natin pH level. Was it drastic or? Yung last measurement natin ng pH noong February is around 1.59 yung pH. So yun nag-signify na medyo may mga SOP na naririnig sa mga
sulfur dioxide na ina-attribute natin na nare-release ng mga gas sa magma, kaya naging acidic siya. Saka yung temperature ng tubig, tumaas ang sabihin. Last year, from 11 hour plants to 2 and 2 to 3, how long for 1 to 2? 1 to 2. Apo. How long did it go from 1 to 2? Yung last year, hours lang yun eh. So, hindi na natin tinitingnan po na yung ganun magiging scenario yun. So, kaya natin na-raise sa 2, kasi yung mga monitoring parameters na natin, may increase at nalakita tayo. So, kaya na-raise natin sa 2. Ibinahagi ni Livise na kahapon lang ay pinulong pa niya ang mga lokal na pamahalaan kasama na ang PBOX para linawin ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Sadya, dumiretso tayo dito sa Talisay, Batangas para makipag-ugnayan ng direkta sa PBOX at napakahalaga na tayo ay nakasubaybay sa update or panibagong alert level na ito para maagapan natin at ma-actionan natin agad ang mga bagay para sa kaligtasan at kaayusan ng lahat ng gawain patungkol sa Taal Lake and Volcano. Ang pinakamagandang balita na nalakap natin mula sa PBOX ay dahil malakas na rin ang pagputok noong isang taon, January 12, 2020, tila hindi na gasinong lalakas pa ang mga posibleng eruption or further developments sa Taal Lake and Volcano. Dahil tila sumingaw na yung magma at yung steam mula nung isang taon. Gayunpaman, ayon kay Libiste, tututukan pa rin nila ang mga kaganapan at sila ay nakahanda. We are on top of the situation and trying to closely monitor all activities, abnormalities, and other developments pertaining to Taal Lake and Volcano. Ang PDRRMC ay activated and our Governor Dodo Mandanas is on top of the situation. Samantala, ipinaubaya na ng PBOX sa mga lokal na pamahalaan ang gagawing aksyon kaugnay sa nangyayari sa Island Volcano at sa Taal Lake. For now, it is unnecessary to evacuate our future folks and kababayans who are residing or staying in the mainland, lakeshore of the mainland. As explained by Sir Paulo of PBOX, Taal Lake in general is not part of the PDZ or Permanent Danger Zone. Sa pagsabog ng Bulkang Taal noong nakaraang taon, libo-libo ang kinailangan na lumikas dahil sa libo-libong tonelada ng abo na ibinuga ng bulkan na bumalot sa malaking bahagi ng Batangas at Cavite na nakaapekto din sa Metro Manila. John Escocio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-usisa.